Magandang araw po mga ka-Airsoft. Dito po ako sa harapan po ninyo para po mag-unbox ng another unit. Comment pala ni Sir RGC. Shoutout sa inyo, sir. Magandang araw. Shoutout din kay Sir James Harvey Fines ng Ligaw City. One of our trusted buyer in Shopee. Next natin, sir. Ito na po si unit. Quality check natin, testing natin. So, let's go. Bo. WE 1911 4.3 Desert Wire Ton. Yan. Yan, 4.3. Next natin. Ano po mga ano pong kasama ni 4.3? Kikita po ninyo, sir, owner's manual o instruction manual. Kikita po ninyo sa baba, may QR code po siya. English tsaka Chinese. Iskan lang ninyo yan, sir, ha? Yan. Next, si magazine. Ano po? Si magazine. Yan, kabila. Yan. Inlet valve, output valve, spring, rubber. Yan. Next, si unit. Yan. Buksan natin. Hem to si 4.3 1911. Sight, slide outer barrel nya, trigger, hammer. Yan, mag release kabila. Yan, a safety grip. Ito po yung grip nya. Yan. Next, meron po siya lagayan dito ang releaser. Yan, may railing na siya. Ayan po, power man niya. You a bad chick, you a bad chick. I'm about it, an addict, I'm an addict. Please allow it. I just wanna feel free for a day though. Yan, tabila. Yan po. Next po natin mga ka-airsoft, sir. Si magazine, i-inject po natin. Ang laman po nito ay 15 rounds lang. Next po natin, sir, i-injectan po natin ng gas. Unang bukas ng gas ninyo, sir, 1 to 5 seconds lang i-inject natin. So, nakaganan yung magazine. Yan. I-shoot po natin, sir, o i-shorble natin dun sa mismong inlet valve niya. Yan. Para po hindi po sisingaw. Para at saka hindi po masisira si rubber. Pag-inject nyo, sir, pag pagtanggal nyo, sir, wag po laawa po, wag pong masyadong bilisan. Kasi po, minsan po, sasama po si rubber dito po sa injikan natin ng gas. Ayan po. Walang singaw. Wala po siyang leak. Ayan. So, maglagay na po tayo ng bibis. Ang paglagay ng bibis, sir, takpan si butas. Ayan. Tsaka na natin ibaba. Baka kasi po, pag hindi natin tinakpan, lalabos po si spring dito. Mahirap na. So, lagyan natin dito. Ayan. Dito lang kayo maglagay. Pag hindi na pinuno si magazine, sir, dandahan lang po, alalay lang po tayo. Yan, baka pag binigla ninyo, mapuputol po siya. Yan po, may bibis na. Yan. Next natin, titesting na po natin, test fire na po natin kung ano pong lakas ni 4.3 1911. Lagyan natin si mag. Kasa. Safety muna tayo. Angat, si safety. Putok natin, not working po yan. Baba si safety, dito lang. Next natin si safety grip. Pag hindi mo na pre si safety grip, mag-trigger ka, hindi po yan puputok. Pag naka safety grip ka na, mag-trigger ka na. Pag naka half cock si hammer, hindi po yan puputok. Kahit anong kalabit mo. So ibaba mo lang, working na po yan, mag-FPS po tayo. Test po tayo, sir, mga ka-airsoft, 5. Yan po, yung FPS niya. 326.1. Kita, isa pa. 320.4. Next natin, mga ka-airsoft, testing natin, quality checks natin, kung gaano po siya kalakas. 5.
At saka mga ka-airsoft, yung safety grip na i-diin po ninyo. Kasi pag once na hindi po ninyo na-diin, hindi po yung puputok si unit. Po, open slide po siya pag wala ng BBs. Yan. Gagawin natin tanggal si Mag, release lang si Mag. Yung magazine niya, wala ng BBs. Next, si slide naman, yan. Huwag nating laging gagamitin si slide release. Pag lagi po natin ngayon ginagamit, mapupudpud po si slide. Kaya hindi na po siya mag-open slide. Gagawin po natin, tulak lang si slide, baba si slide release. Dito si slide, trigger po tayo, tsaka babalik po yung hammer at tsaka relax po yung hammer. Yan. Kung si unit, good na po. Kay magazine naman, ang ano po kay magazine, pag natapos na kayo maglaro, ang gagawin po natin, i-release muna natin yung gas. Tapos, inject tayo ng 1 second. Huwag nating uubusan si magazine ng gas. Kasi po, baka po masisira si magazine, matutuyuan. So, inject tayo ng 1 second. Yan, konti lang para po magkalaman si magazine. Para pong maging good po siya, masaka kay hindi po maituktuhan si unit. Good po si 4.3 1911, Desert Warrior, mga ka-airsoft. Thank you po. Adventure.